Hello guys, magandang araw at welcome again sa ating channel Thrifty. And for today's video, gagawa tayo ng chicken inasal. Request ito sa atin ng isa sa mga member ng 18. Shout out sa inyo. Yan. And ito daw ay favorite ng kanilang amo na si Ken. And si Pablo naman ay hot dog sa breakfast. And for today's video nga, ito ay gagawa tayo para sa kanyang request. And lilinisin natin to dahil medyo slimy siya. So with salt lang and water, mawawala na yan. At yung kanyang konting lansa, mawawala na rin yan. So pagka ganito na chicken, kalaki, legs and thigh, kailangan natin dito is lagyan natin siya ng konting pagpapasukan ng heat or ng ingredients natin din. So dito sa aming bakuran, kumuha ako ng kalamansi para fresh naman ang ating paglalagay ng marinade sa ating chicken inasal. By the way, yung chicken inasal, para sa mas masarap at mas maninamnam na lasa, kailangan natin siyang ma-marinate ng for at least 6 hours. Yan. So kumuha ako ng kalamansi and then ngayon pupunta ako sa aming kabila na kukuha naman ako ng lemongrass. Yan. At kasama pa dyan ang aking mga pets, si yung kulay itim ay si Panda, yung yan namang brown na yan ay si Wolfie. Ayan, lagi ko silang kasama pag ako'y lumalabas. Pero dito lang naman ko sa aming bakuran and yung papa nila ayun. And then kuha tayo ng dahon ng saging. Siyempre, hindi yan mang inasal kung hindi lalagay sa dahon ng saging. Okay, so ayan, may bulaklak pa ang ating kalamansi at yung ating lemongrass ay nandyan na din, nalinis ko na siya. So ito ang ating mga ingredients na kinakailangan, ang ating kalamansi juice, meron akong muscovado sugar na isa sa mga magpapasarap din at magpapadagdag ng aroma, ang ating asin, ang ating soy sauce, yung ating tinatawag ng toyo, and yung ating paminta, and syempre ang ating lemongrass. Ang complete ingredients nito at procedure ay nandiyan po sa ating description, and yung ating dalawang hita. So bali ito ay 800 grams na legs and thigh. So ilagay natin ang ating kalamansi juice tapos ang ating toyo. Anyway, pwede naman siyang ilagay ng sabay-sabay pero for the purpose of video lang naman para ano, alam natin kung paano gawin. Tapos syempre kamay din ang gagamitin natin dito and mas masarap. May lasa-lasa din yun. Maalat-alat. Joke lang. Tapos naglagay po ako dito ng rice vinegar from Sarang Mart. Ang dami natin ngayon commercial. Okay, so yung ating tanglad o yung ating lemongrass. Tapos nilagay ko rin yung pinagpigaan ko ng kalamansi. Tapos na-realize ko na hindi pala masyado palang mahaba yung lemongrass. Yan. Pero okay lang yan kasi ginupit-gupit naman natin. And then yan, i-soak natin siya dyan. And then, pag nasook na natin siya dyan, kuha tayo ng paglalagyan niya. Napakasarap talaga ng chicken inasal. And ito yung isa sa mga common na gawin sa Visayan region. Pero siya din ay nag-specialty sa Bacolod. Yan, yan yung history niyang mang inasal na yan. At napakasarap nga naman talaga din. Lalong-lalo na with kalamansi and toyo na sausawan. Ooh, lala. Tapos yan, humingi ako ng plastic ng ziplock sa kapitbahay. Kahit pula kaming kapitbahay. Yan, ilalagay natin siya dyan. Kagaya ng sabi ko kanina, at least for 6 hours. Yun yung pinakang minimum niya. Minimum para mas sumuot yung lasa ng ating marinate dito sa ating chicken. Kailangan siya ay nakalubog talaga. Tapos i-fridge lang natin siya. Syempre yung 6 hours na yun ay napakalaki. Pasensya na sa aking katawan at nakita ninyo. So habang naman tayo ay nagaantay ng i-marinate yung ating minamarinate na chicken, ay gagawa tayo ng chicken oil. So dito, dahil ko konti nga yung chicken oil ko, marami pa akong nagawa before, papakita ko na lang sa inyo kung paano siya gawin. Pero ito ay kukunti yung chicken skin ko pala. Marami pa akong chicken oil. Tapos chicken skin ang medyo kulang na. So ipiprito ko lang dito yung mga na-trim ko na chicken skin para
magkaroon naman ng lasa yung at na tawagin siya talagang chicken oil. Pero usually talaga, konting oil lang tapos maraming balat ng chicken and taba. And yan, ganyan siya gawin. Iprito mo lang dyan yung chicken na hindi naman siya masususunog. Basta maglabas lang siya ng kanyang oil or langis niya. So paglalangisin lang natin siya. And then dito lagyan na natin yung ating bawang. Nilagyan ko siya para naman at least may konting flavor. Tapos itong nilagay ko ay anato powder na. Pero pwede rin yung anato seeds kung gusto ninyo. Kung yun ang trip ninyo, edi yun ang ating ilagay. Not trip. Kung yun yung available sa inyo, sorry. Kung yun yung available sa inyo, yun ang ilagay. Tapos ito, huwag kayo mag-alala kung maitim man yan. Pero hindi yan magiging mapait or whatsoever kasi kasalain po natin yan. Gawa ng hindi rin naman kasi natutunaw ang anato powder sa oil. Tapos yung aking lalagyan po ay talagang para sa mainit. Kaya kung mapapansin nyo ay pwede siya sa mainit. Hindi siya bibitak or hindi siya masisira. So nakikita ninyo meron pang mga liquid or mga tira-tirang powder doon sa ilalim. Yan po ay magbibigay pa sa kanya ng color mamaya. So pag lumamig na siya, pwede siyang haluin at yan ay color pa rin niya. Hindi po siya latak. Siya ay, yan, mag-color pa rin niya yan. Masyado lang mainit, kaya nasa baba pa siya. Pero sasama yan later on. And ganyan tayo gumawa ng ating chicken oil. Tapos, dahil siguro nasa 6 hours na yung ating ano, pwede natin siyang ilabas. Minarinate ko yan ng morning. Tapos iluluto natin ng afternoon kasi baka ang amo nila ay mag-dinner na. Nasaan ba yung mga yan? So dito nga ay lalagay na natin siya sa lalagyan at tayo ay pupunta na sa ating paglulutuan. Sa labas ko siya niluto kasi baka naman mangamoy yung aming loob ng bahay, amoy usok na or amoy basta, gawa ng mga sinampay ko eh. Yan. Tapos, aapuyan lang natin ito ng very very light and then hahayaan natin siya hanggang siya ay magbaga na. So pag nagbabaga na siya, ay yun na yung time na tayo ay mag-iihaw. Yan, lumabas na naman ang ating pisonet. Hindi naman siya pisonet, bali may brief pa naman bago mag-pisonet. I'm so sorry. Tapos nagkuha nga ako ng mga panggatong dahil dito ay medyo wala kaming kahoy na malalaki. Pero syempre, improvise tayo. Tapos dinamihan ko na para hindi kasi ito malingas na kahoy or hindi siya masyadong mainit yung baga niya, kaya dinamihan ko na. Pero kung yung kahoy na mabaga, mga bao, ganyan, yun, so pwede siyang konti lang. Pero since na nga na konti lang or hindi siya masyadong mabaga, ito yung maabo na kahoy. Pagka natutupok ay maabo. Yan. And then, syempre, ilalagay na natin ang ating chicken dyan kapag nagbaga yan, kagaya niyan. Masyadong mababa yung aking lutuan kaya in-spread ko na lang yung mga apoy para maluto kahit yung paa ko. Actually, napaso ako dyan kasi napasuot yung kamay ko doon sa grill. Yung grill ko na ginagamit ay yung ganyan kasi nga po wala ako noong pang-grill na square or rectangle. So yan, papahit-pahiran lang natin yan nung niluto rin natin yung marinate sa kanya. Ang gagawin lang naman doon is pakakatihin lang ng konti. Tapos yan na rin yung ipampapahid mo, lalagyan mo lang ng konting, of course, chicken oil na ginawa natin. San pa ba? Yan. At after 30 minutes ng pag-iihaw, 30 minutes po yan, ayan na, ang ating napakasarap na Chicken Inasal, inspired by Ken and 18 ng SB19. Thank you very